Sa video na ito guys, gusto ko lang po sana i-share sa inyo kung gano'n nga po ba katagal ang hihintayin bago natin makuha ang isang title ng isang property na ating binili dito sa ating bayang Pilipinas. So sa oras na ito guys, nandito nga po sa tapat ng ating tinitirang hotel at ayan nga po sa tulong ng mabait na security guard, ako nga po ay ikinuha niya ng isang taxi na halos hindi na makaahon at hirap na hirap nga po guys. Ayan. So, ayan. Gasgas sarado ang taxi. So, ayan po guys. Mini crafty lady. Ito nga po ako na nagbabalik sa inyo guys. Sana po ay samahan niyo po ako dito at pupunta lang po tayo sandali sa SM. So, nandito nga po tayo sa Cubao at hindi tayo masyadong familiar dito sa place na ito. Pero sa mga nadadaanan ko guys, ito nga po pala ay malapit sa Farmers. Yan sa Araneta Coliseum. So, malapit din po. So, sabi po ng mamang driver, ang SM Cubao nga po ay napakalapit lamang. Pero dahil napakainit po ng panahon guys, tayo po ay mabuti ng mag-taxi. At baka mawala din po tayo dahil hindi tayo marunong dito sa Manila. So, ayan nga po guys ang mga kapaligiran dito na kung saan ay hindi ko rin po talaga naiisa-isa pa ang place na ito. So, ayan guys. Ayan, nandito na tayo sa tapat ng SM Cubao. Tayo nga po guys ay pumunta dito para bumili man lang po ng konting pangregalo sa ating agents. So, dalawang places nga po ang pupuntahan natin. So, it means dalawang regalo ang kailangan nating bilhin. So, ayan nga po, nakabili na nga po tayo ng regalo at naway magustuhan po ng ating pagbibigyan ang ating nakayanan na regalo. So, ayan guys, ready na si Mini Crafty Lady. Talaga naman po parang ako ang excited. So guys, ayan nga po, palabas na tayo ng SM at talaga namang kailangan uli natin sumakay ng taxi. At sa totoo lang po guys, ako po ay kinakabahan. Let's go. Mga ilang minuto po yun? 23 minutes. 23 minutes. Okay. 6.9 kilometers. Malayo din pala, no? Malayo, yan. Tapos mula po doon, alam niyo naman po ba yung ano, yung Victoria Sports Tower? Victoria Sports Tower. Ah. Malayo din. Ah, di bali na nga, punta muna tayo Mandaluyong. Yun na nga muna yung malayo. So, nandito na nga po ako sa Sunshine 100. So, ito pong condo unit na ito ay nandito nga po sa Mandaluyong at so today nga po guys ay ibibigay na po nila sa amin ang title. So, awa ng Diyos guys, sa wakas ay makukuha ko na nga po ang title. So, ayan nga po, isa pong napakagandang pangyayari sa uwi ko na ito. Hindi masayang ang oras natin, talagang may purpose kaya tayo umuuwi ng Pilipinas. So, ayan nga po guys. Matagal ko na nga pong nabili ang condo unit na ito. So, ayan. Awan ng Diyos naman po guys ay hindi naman po siya nababakante. Maliban dun sa 1 year na pandemic, talagang wala pong nang tumira. So, ngayon po ay balik po sa normal. At, yeah, harinawan po na magtuloy-tuloy lang po ang kanilang pag-re-rent. So, ayan po guys. So, pakita ko po sa inyo kung ano po itsura ng kapaligiran uli dito. Kung ano na po yung mga nabago. See you later! So guys, station po at ipapasok ko po kayo dito sa building na ito. Ito nga po yung pinaka main entrance at ang Sunshine 100 City Plaza, ito nga po guys ay may tatlong buildings. Yan nga pong 1, 2, 3 which is red, green and orange na building. Yan nga po guys ay meron silang swimming pool, isa po sa mga amenities nila dito at ganun din po guys, malaki naman po yung galawan pa dito sa baba, hindi katulad ng ibang mga buildings na nakita ko na dikit-dikit at crowded. Ito naman po ay spacious pa rin po guys at okay naman po ang facilities. Ganun din po guys, tong swimming pool ay big enough
at mai-enjoy po talaga kung kayo po ay titira dito, lalo na kung kayo po ay may mga kids. So tunay nga po talagang sila ay mag-i-enjoy. At ang lahat po ng mga umuupa dito guys ay syempre ay mai-enjoy din po nila yan. So guys, ang tanging tip ko lang po, kung kayo ay kukuha ng unit, sana po ay i-consider nyo na kumuha na din kayo ng parking space or parking lot. Dahil nga po, nagtataas nga po ang presyo ng mga ganitong properties. So kung tatanungin nyo po guys, kung ilang taon nga po ba bago namin nakuha ang titulo, yun nga lang po guys, talaga nag-intay po kami ng 5 years. Dahil 5 years na nga po namin nabili ang unit na ito. So ito nga po ang kanilang mga elevators. Ayan, malalaking elevators po. At aakyat po tayo sa 17th floor. Selfie-selfie muna. Ayan, si Mini Crafty Lady. So ayan nga po guys. At titingnan nyo rin po guys kung kayo bibili ng inyong unit. Ay piliin nyo na po na malapit kayo sa access or malapit sa elevator para naman po hindi kayo mahirapang magbit-bit. So ayan nga po guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana po subscribe na po kayo at very appreciated nga po yan. Maraming pong salamat. Ito lang po ang aking maisishare ngayon sa inyo. Bye-bye!